Hello guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-quick update po tayo sa lagay ng ating market ngayong araw na to. So bago tayo mag-start guys, like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo po mamiss itong ating updates. At mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking second YouTube channel guys. It's called Wolfie ASMR. Meron po tayong link dyan sa ating description box guys. Click nyo lang ng link na yan to subscribe to this channel. So, back to the market po tayo. As of today, bagsak pa rin po ang presyo ng ating cryptocurrencies, no? So, nag-start to noong 5th of May, nung nagkaroon po tayo ng massive dip dito po kay BTC. At until now, guys, hindi pa rin po nagsisettle itong presyo niya, hindi pa rin po kumakalma, at pababa pa rin po itong presyo natin, no? So, ang ating market sentiment ngayong araw na to ay extreme fear. Ayan, minsan-minsan lang po tayo makakita ng 11, no? So, napaka-risky po ng ating cryptocurrency market ngayon. Mababa po yung mga prices ng mga cryptocurrency natin. Although, may mga cryptocurrencies na rin na nakapag-rebound, no? Pero halos lahat, majority po ng ating cryptocurrencies ay pulang-pula pa rin po ngayong araw na to. So, pansin nyo dito po sa price ni BTC, guys. Nandito na po tayo sa oversold areas, no? However, wala pa pong rebound na nangyayari. Nasa 22 na po yung ating RSI at it's going down pa rin, no? Itong presyo naman po ni BTC ay nagkaroon na po tayo ng breakout dito sa $34,000. Kaya bumaba na po itong presyo niya sa $33,000. So nagbabadya pa rin guys. Nakapag nabasag po itong ating $33,000, ang susunod na support line natin dyan ay nasa $32,000, no? So after $32,000, meron pong tayong support sa may $28,000. So last time po na nag-dip itong presyo ni BTC ay nasa $28,000. Kaya huwag muna kayong mag-worry guys. Malayo pa po tayo dun sa $28,000. Mag-worry po kayo kapag nabasag po yung support sa ating $28,000. Kasi ang susunod na support line natin dyan ay nasa 17 na po, no? After 17, $10,000 na po, no? So yan, huwag muna po kayong mag-alala. Huwag muna po kayong mag-panic. Kasi malayong-malayo pa naman tayo dun sa $28,000 at hindi pa po nabibreak itong ating support line dito sa $32,000. Dun sa ating MACD naman, bagsak pa rin po itong ating MACD, no? Halos lahat po ng mga signals natin ay bagsak. That's an indication po na downtrend po talaga itong ating market at hindi po maganda ang sitwasyon ng cryptocurrencies. So sa mga gusto po mag-trade dito sa Binance, meron po tayong link dyan sa ating description box guys. That's a referral link. Kung gusto nyo pong gamitin, ay pwede nyo pong gamitin yan to create your Binance account. Kapag ginamit nyo po itong ating referral link, ay makakatanggap po kayo ng 10% commission rate, no? So that's a commission guys for every trade that you make in your Binance account. So, ito po yung ating chart dito kay SLP. Ano? As you can see, kay SLP, matamlay pa rin po itong presyo ni SLP at nagkaroon po tayo ng breakout kanina dito po sa ating support line sa may $0.01056. So, ang current price po ni SLP ngayong araw na to ay $0.01033. So, kung i-compute natin yan, nasa 54 centavos po tayo. No? Kapag nagpatuloy po itong pagbaba ng presyo ni SLP, baka umabot na po tayo less than 50 cents, no? So, very weak pa rin po itong ating market ngayon. Ang dami po talagang nagpipredict, no? Na talagang bababa itong presyo ni BTC. Pero, titignan natin yan, guys, kung magkakatotoo yan. Anyway, as I've said po, malayo pa po tayo dun sa $28,000, no? So, intact pa rin po itong ating support sa $32,000. No need to worry muna. Mag-worry na lang po tayo kapag nangyayari na. So, ang ating RSI naman dito po ay SLP ay mababa pa din. So, nandito na po tayo sa may oversold areas ng ating RSI. MACD natin bagsak pa din po, no? So, dito sa BTC, nakapagtaka lang dahil nandun na po tayo sa oversold areas na nagstay. Wala pa rin pong bounce back na nangyayari, no? Talagang yung market sentiments po natin ay hindi maganda. Tsaka na-notice natin guys na wala pa masyadong nagbabuyback ng BTC, no? Kasi malaki pa rin po ang possibility na baka mag-crash pa itong presyo po ni BTC. Samantala dito naman kay AXS, kung matamlay po ang presyo ni BTC at ni SLP, ngayong araw na to, umaangat naman po itong presyo ni AXS, no? Kung mapapansin nyo, dito sa ating RSI, it's going up pa rin po. Mas malapit po tayo dito sa overbought areas ng ating RSI kaysa dito sa oversold areas. So, ang ibig sabihin niyan, mas marami po ang bumibili ng AXS ngayon, no? Kaysa sa nagbebenta. So, dito po sa ating support,
eh, wala pong nangyaring breakout dun sa ating support guys sa may $28.08 at umaangat na nga po itong presyo ni EXS. So, napansin nyo guys, parang defiant po itong presyo ni EXS, no? Hindi po sila sumusunod sa iisang direksyon itong presyo naman ni SLP. So, kung si SLP pababa, si EXS naman ay pataas. Yan. You cannot really predict yung market guys kasi may mga coins talagang tumataas habang si Bitcoin ay bumababa po itong presyo niya. So, yun po ang ating update ngayong araw na to. Mag-ingat-ingat po kayo sa pag-enter ng trade ngayong araw na to, no? At sa mga naka-hold po, mag-hold lang po kayo. No, wala naman pong masama kung naka-long term kayo. Pero sa akin guys, na-ibenta ko yung mga coins ko muna, no? Bantay-bantay muna tayo sa market. Tingnan natin kung pwede na po tayong mag-enter, no? But as of right now, hindi pa po kumakalma itong ating market. Kaya delikado pa po pa rin pong mag-enter sa ating market kasi may chance pa pong bumaba itong mga prices nila. So, yun po. Sana nagustuhan nyo itong ating update ngayong araw na to. At kapag nagustuhan nyo guys, please do not forget to like and subscribe to this channel. So, magkita-kita po tayo next time guys. Take care and goodbye.